Hello guys! Welcome back to my channel! Alright! May bagong balita po kay Dragonfly na bagong broker po. At bakit sa tingin ko po no, na dividend investor friendly na broker po si Dragonfly? Pag-usapan po natin! Welcome back! Ayan, pag-usapan natin si Dragonfly na may pasabog na balita at bakit sa tingin ko isa siyang dividend investor friendly broker po. In my opinion, no, they are trying to be inclusive sa lahat ng market participant po. No? Of course, traders, gustong-gusto po nila na tulungan ng mga traders, tulungan ng mga iba't-ibang klase ng tao po no, sa market. At lalong-lalo na po ngayon, no, nagpo-focus din po sila, binibigyan din po nila ng special attention ang mga dividend investor. At bakit ko po nasabi na maganda ang platform po na to at may potential para po sa ating mga dividend investor? Unang-una, pasabugin na po natin yung unang-unang balita. Wala na pong minimum 20 pesos na commission fee. Kasi dati may minimum na 20 pesos po. Standard po yan sa lahat ng online broker, no? Na 25 basis points. Pero kung hindi aabot sa 20 pesos, eh kailangan magbayad ng minimum po na yan. At ito po yung email po nila. Basahin na lang po, no? Ayan. Starting May 20, wala na pong 20 pesos. At ang magiging fee na lang po nila, it will be replaced by just a flat rate, no? Na flat fee na 25 basis points. So, yun po, 25 basis points na lang at walang minimum po. Ano, start na po Monday, May 20, 2024. And ano ang implication po niyan, Kuya John? Wala na pong 8,000 pesos rule no, na naimbento po ng mga traders po, ng mga active traders no, since nung nauso ang online-online na brokers po. No? Ayan. Kasi dati, pag maliit yung transaction mo, imagine niyo po yung point of view po ng mga active traders po. No? Kasi po ang mga active traders, of course, hindi naman po sila naghahanap ng malalaki. Minsan maliliit na gains lang, nag-in and out na po sila ng position. So yung maliliit na basis points po niya, na percent po niya, kaya na point something po yan, malaking bagay na po sa kanila. So they try to maximize, no? They try to maximize na paabutin nila ng 8,000 pesos kasi pag napaabot mo ng 8,000 pesos, ang 25 basis points po ng 8,000 pesos is 20 pesos po. And kung ang transaction mo kasi is mas mababa than 8,000, halimbawa 4,000, 2,000 lang ang transaction mo, no? Medyo tataas po kasi yung percentage ng broker fee mo just because of this minimum na 20 pesos. At sa kanila po, para sa mga active trader, malaking bagay na rin po sa kanila po ito kasi in and out po sila ng position po nila. So they try to minimize. Kaya nga po, ayun po, 8,000 pesos rule ay naimbento po, no? At maganda po ito, no, sa mga dividend investor din po, makikinabang po tayo. Hindi lang po yung mga active traders ang makikinabang po dito kasi hindi naman, karamihan po sa atin, no, hindi naman po malalaki ang budget po natin. Kaya ang ibig ko po sabihin, hindi natin kailangan mag-antay makabuo ng 8,000 para makabili tayo. Basta pumasok sa board lot yung pera natin, pwede na po tayong pumasok. Kasi usually di po ba, nakakatanggap tayo ng dividends, minsan hundreds lang, ganun po, no? Or minsan, after a few months, 1,000, 2,000 pa lang yung dividends natin, no? So with this na tinanggal yung flat rate po, no? Pwede na po tayo mag-reinvest agad na hindi po mataas yung ano, yung friction po natin, no, yung commission fee hindi ganoon kataas. So, makaka-invest tayo kasi doon po na pumapasok kasi yung dilemma eh, na hindi pa siya 8,000. So, ano ba gagawin ko dito? Mag-aantay pa ba ako, no? Aantayin ko pa ba na makaipon ako ng konti bago ko ibili? Eh minsan kakaantay mo maka 8,000, wala na, lumipad na yung stocks na bibilin mo. Wala na, namigay na ng dividends yung stock na bibili mo, lalo na REIT, bigay ng bigay every quarter. So nawalan ka ng opportunity eh, no? Kakaantay mo makabuo ng 8,000. Pero with this, kahit na konti lang yung naipon mo, 1,000, 2,000, eh pasok naman sa board lot, pwede na, no? Reinvest agad, ganun, no? Okay, no? Ayan, number two reason po, no? Kaya sa tingin ko, dividend investor friendly, no? The founders are very very supportive of long-term dividend investing po, no. Na-meet ko po kasi si Sir John Lim early this year. Hindi ko pa maalala kung January o February na-meet ko po si Sir John Lim po, no. Sa Makati po, pumasok kasi ako pumasok ako physical sa office at nung pag-uwi, nagkita po kami, no. And sobrang bait po nito, parang tropa mo lang. Na matagal mong hindi nakita, parang kababata mo na pumunta lang ng US tapos bumalik, tapos ang dami ninyong catch up, no.
Ang bait-bait niya, no? Ang sarap niyang kausap, no? And napaka-passionate niya po sa investing. At siya mismo po, dividend investor po siya, no? And ang pinaka-importante po dito, kaya po ako nabaitan sa kanya talaga, nilibre niya ako ng dinner. Alright! Ayan, no? And karamihan po, mapapansin po ninyo, no? Marami po siyang seminars po, no, sa Dragonfly na nakapokus po talaga sa long-term investing. Number 3, mayroon po silang dividend investing screener. Dividend screener ba tawag dyan? Okay, no? Marami na po nag-review po nito. Nag-start na kasi silang gumawa, no, ng dividend screener po, no? At marami na pong review po ito, no, na makikita nyo sa YouTube. Pero ako po, hindi ko na po muna i-review po sa inyo kasi para po sa akin, nakukulangan pa ako sa kanya. Sorry, Sir John. Totohanan lang ito. Nakukulangan pa ako, pero very, very good start na po to. And it shows talaga na gusto talaga nilang tulungan ng mga dividend investors kasi ginawa na po nila itong dividend screener. At wala naman itong pupuntahan, kundi i-improve lang nila, nang i-improve po ito. And ang pagkakaalala ko sa conversation po namin na nag-meet kami ni Sir John talaga, marami po sila niluluto na ideas at very, very open sila sa ideas para matulungan palalo ang mga dividend investor, no? Ayan. Kasi hangang-hanga ako na ano eh, na very, very concerned po talaga sila sa mga Filipino na gusto talaga nilang mag-start na mag-invest ang mga Filipino, no? Dumami ang investor na Filipino. At kung mag-i-start ng investing ang mga Filipino, ang gusto nyo rin pong message po, no, is i-try itong dividend investing, no? Ayan. So, pasok na po tayo. Kuya John, no, may account ka ba sa Dragonfly? Meron, pero 10,000 pa lang ang niligay ko. Siyempre, bagong broker, no? Totohanan lang yun, no? Siyempre, testing-testing lang muna, no? So, 10,000 lang kasi yun yung minimum na, ano eh, na ipasok mo para makita mo yung mga features. Kasi gusto ko talaga makita yung mga features po nila. Pero sa tingin ko, baka mag-add ako sa future. Kasi nga, walang minimum na 20 pesos, no? So, kung hindi ito susundan ng ibang broker, baka po dito mapunta yung ilang mga bagong funds ko po in the future. Baka maglagay po ako dito. Kasi malaking bagay itong 20 pesos eh. Kasi yun, pagpasok ng dividends, pwede ko na ibili agad eh. Halimbawa si PPC, di ba? 6 pesos per share, 7 pesos per share, no? And 100 lang ang board lot nun. So, kung may 700 ako na dividends, pwede na akong bumili agad eh. Hindi mataas yung friction ko eh, no? Okay, alright. Ayan, no? At kung magbubukas po kayo guys sa mga po wala pang Dragonfly account, ito po ang aking referral code na binigay po sa akin ng Dragonfly, 253F2. Ayan, no? At kung magbubukas po kayo ng account, ang gagamitin yung referral code ko, kikita po ako ng extra na 1,500 pesos. At alam ko po, no, meron din yata kayong makukuha. Hindi ko lang kabisado yung mechanics at hindi ko po binasa yung mechanics. Ang nakita ko lang, meron akong kikita. And alright! Okay, pero guys, no, okay lang po, no, kung magbubukas kayo at hindi niyo po gagamitin yung referral code, wala pong problema, bahala po kayo sa buhay po ninyo. Hindi po sasama ang loob ko. Ang masasabi ko lang po sa mga hindi gagamit ng referral code ko at magbubukas ng account sa Dragonfly, ang papangit nyo po at malamang puro kalbo din po kayo. Alright! Joke lang. Okay, so, kidding aside, wala akong problema kung hindi nyo po gagamitin po, no? Okay, or kung meron na kayong account, di maganda, may account na po kayo, no? And alam mo po, may mga concerns din po kayo kasi ako rin po, meron din po akong concern, no? O bakit kailangan, paano tayo magkakaroon ng confidence sa maglagay ng maraming pera sa bagong broker po ito? Yung mga question po natin, at nagpadala na po ako ng question recently kay Sir John Dim, at baka gawa ko po ng follow-up video para masagot niya po ito, no, kung bakit magkaroon tayo ng confidence na magpasok po ng pera po dito. Pero so now, for now, no, I'm very impressed sa personality ni Sir John, no. Gustong gusto ko po siya, no, sa nakikita ko po, no, and I want to observe if kaya ba niya at kaya ng management ng Dragonfly na talagang masundan, no, ng actions po nila yung sinasabi nila na tutulungan nila ang mga dividend investors. Syempre, iba po yung sinasabi, iba po yung iniisip, sinasabi sa ginagawa. So, i-observe po natin kung talagang tutulungan nila ang mga dividend investor, no? Pero kung lang po, no, real thoughts na po sa ngayon, primarily, no, ang malaking part pa rin ng pera ko nasa mga ano, broker na backed by banks, no? Doon po yung marami po sa akin, no? First Metro, BPI, and BDO. So doon po yung marami ako, no? Call Financial, hindi ko na po dadagdagan. Kung ano yung nailagay ko dyan noong 2013, yan na lang po siya. Bahala na siya doon, no? And baka maglagay po ako ng pakonti-konti sa Dragonfly. Dragonfly in the future. Nakakalit itong pangalan nila. Paulit-ulit ko na-record itong video na to kasi puro nasasabi ko, Dragonfly. Lalo na sa intro, Dragonfly po, Dragonfly, no? And tingnan natin, no, kung paano mali-leverage yung kanilang mga features. Ang kagandahan lang po kasi dito sa mga brokers po, no, hindi naman po ito parang asawa
hindi naman kailangan isa lang ang broker mo, no? Eh, pwede nyo pong itry lahat ng broker. Magbukas kayo sa account sa lahat ng broker. Ay, hindi makukuha nyo yung features ng lahat ng broker, no? Pero yung no minimum fee po na to, game changer po ito sa mga dividend investor at pati sa mga active investor. At yun lang ang dala natin ngayon. Disclaimer lang po. Bahala kayo sa buhay ninyo kung saan nyo gustong broker. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay, it's up to you. It's up to you. Ayan, basahin nyo na mga disclaimer. Wala akong binibigyan ng financial advice. Malalaki na kayo. Alright, basa-basa na lang po. Like, subscribe, share yung notification bell. Comment tayo sa baba. Kwento na tayo. God bless po sa inyo. Happy investing. To God be the glory. Bye!